At ngayong Quiapo Day, mas marami ang dumalo sa Misa de Gallo dyan po sa Quiapo Church. At pagkatapos, diretso sila sa mga tiyangge sa paligid ng simbahan. At nakatutok po ngayon sa Quiapo Church at nakikipagtawaran ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan! Ivan, alam mo, maganda dito sa Quiapo. Pagkasimba mo, paglabas na paglabas mo, ang dami mo namang mabibili iba-ibang klase ng produkto. Pero bukod doon sa maraming produkto, mga kakaibang produkto na makikita mo. Gaya dito sa harap ko, ito yung tawag nila dito ay pinipig. Ayan, kulay green, mapapansin mo. Pero yan yung malagkit na pinipig, binayong malagkit. Kaya kulay green yan dahil sa katas ng pandan. Ayan, yung bawat ganito na merong latik sa ibabaw. Naku, paboritong-paborito niya. Ito ay mabibili ng 15 pesos. Siyempre, meron silang ube na binebenta rin dito. At ito ay nilagyan nyo na lang ng ano tawag dito? Ha? Ano? Nyog, nilagyan ng nyog. Pero ito ay pinipig din. Yan, mga binebenta to ng 15 pesos bawat balot. Ayan. Diba, kakaiba yan? Ito. Doon sa mga medyo conscious sa kanilang health, ito ho, dahon ng guyabano. Herbal po yan, ginagawa ho na iba dyan, inilalaga yan, at iniinom parang tsaa. Mabibili itong ganitong karami, sariwan dahon ng guyabano po ito, 20 pesos. Samantalang yung mas maliit na tangkay ay 15 pesos. Pwedeng-pwede nyo ilaga. Ito, yung mga hindi ho familiar, ito yung ayungin. Ayungin na nahuhuli po sa Laguna, Dibay. Magkano yung isang takalaga nito? 20 pesos, masarap kong iprito yan. Malutong na malutong ho yan. Siyempre, may mga prutas ho dito. May mga prutas, may mga suma, mga kakanin. Yung mga kiat-kiat ho dito na binibenta ng 50 pesos, hinahati nila para maging halagang 25 pesos na lang at maging affordable. Siyempre, marami ho nagbebenta dito ng mga tawag dito, tinapang bangus. Ayan, ako, masarap ho sa almusal yan. Ito, mga daing na galunggong. Ako, ayan, nakababad pa ho sa suka at bawang na masarap po yan pagkaagahan dahil ipiprito mo. May mga prutas dito, yung mga manggang hilaw. Ayan, ito pa yung nakita ko kanina. Ito ay bihira din makabili mga kababayan natin. Laing! Ayan, laing na nilagyan nyo na. Ano usawag nyo, Nay? Tangdaing po. Tangdaing at saka tinapa. Ayan, may isda yan, yung laing na yan. Ako, hinihimay nyo isda. Ito pa, nako, Gawang Batangas, sinaing na tulingan na meron kami as. Magkano po isang, magkano po ang 35 po, 3,100. 35 per piraso, 3,100. So makakatawad na 5 piso. Eto, doon sa mga naghahanap ng pang Lucky Charm, eto, nakita nyo, ito eh, palay ho ito eh, pero nakalagay ho dito, Lucky Charm. Magkano yung gantong Lucky Charm? 20 ba? Pwede ba 10 na lang? Pwede daw, 10, pwede daw. Ito pa, masarap na makakain natin, no? Ano itong, ito, magkano yung ginatanghi po? 50 o takal. Isang takal dito, 50. Ito, alam mo, nakakatakam ito. Iba, no? Lumalangis-langis pang ganyan. Alis ka dyan, alis. Ayan, may langis-langis pa yan, no? 50 ang isang takal niyan. Ito pa, meron siyang okoy. Magkano yung okoy mo? 35,100. Susan, paborito ko yan, okoy. 35,000 piraso, 3,100 din. Eh, itong lumpiang sariwa mo? 25 po, purong obod. Na nakakagutom dito, parang gusto ko na kumain ng agad. Susan, habang wala pang traffic, ha? Malapit mga Quiapo. I'm sure, gustong-gusto mo rin yan, panalo-panalo sa lasa mo yan. Ha? Paborito namin ni Pia yan. Ako, yung okoy, gusto ko niyan. Habang wala pang traffic, galing Quiapo, papunta okay, dito. Okay, ito gusto mo. Oo. Oh. Susan, maliban sa pagkain, ano pa meron dyan? Nako, marami dito. May mga laruan. Ito, gaya dito. Bakit mo, oh. May mga laruan. Yung mga panregalo sa mga inaanak ninyo. Ayan, oh. Magkano yung ganito? 35. Ito, yung ganito, Ivan, oh. 35 pesos. O kaya, pwede naman 3 for 100. Ayan, mga pencil case. Aha. Pwede nyo noong panregalo yan sa mga inaanak ninyo kung naghahabol kayo ng mga panregalo. Ito, mga pambata. Ito, mga pambata. At ito, mga... Susan? Pwede yan, no? Mga 35 pesos ba? Yes, Ivan! Naikot mo yung mga tiyangge, no? Yung mga major na tiyangge. Divisoria, Baclaran, at ngayong Quiapo. Kung ikukumpara mo yung presyo, saan yung mga best deals, ika nga? Alam mo, ano yan? Hindi nagkakalayo yung mga presyo ng Quiapo,
Divisoria at Baclaran. Kasi isa lang naman ang source niya eh. Yung mga binibenta sa Baclaran, galing ng Divisoria. Binibenta ng Quiapo, galing ng Divisoria. So, syempre, yung mga Divisoria, hindi rin nila pwedeng itaas dahil baka hindi na sila dayuhin. So, pare-pareho lang yan. Importante lang yan. Magaling kayong pumili ng produktong ibinibenta para hindi naman kayo lugi. Ika nga, sulit yung inyong pera. So, pero pare-pareho lang. Isa lang naman ang pinagagalingan. Yung pinagbabagsakan dyan sa Divisoria, Ivan. O yan, kung saan kayo abutan at kung saan convenient sa inyo, marami po kayong options. Ayan, naikwento sa atin ni Maring Susan Enriquez. Susan, maraming salamat.